Ayan na naman si Dennis. Meron na naman gagawin. Tatay, bago mo simulan yan, tingin ka dito. Nasimulan na niya. Nagpapagawa ako ng ano eh, ng parang maliit na garden bed dito sa likod. Pagtatamnan ko ng mga greens dito banda. Nadali lang, Tay. Ha? Kasi ako nadadalian lang eh. Ay, magmask ako. Iyan ang gwapo. Dito po ilalagay namin yung ano. Yan. Ito, nabili din namin to sa ano, sa Bunnings. Itong kahoy na to. Ano yata to? Magkano itong kahoy na to, Tay? Ito medyo nasa nasa $5 din kada isang ganito. Oh, eh yan lang naman ang kailangan mo. Tapos pumutol lang po kami ng sa pang-site. Siguro all in all eh, gagastos ka rin ng ano. Sabi yung kasama na yung pati lang mga pako. Eh, gagastos ka ng $20 para makagawa ka ng ano. Yan. Yeah, ano na lang niya po eh. Kamitan mo lang uli ng gun, ano? Yan, oh. Pabalis lang pagka ito. Kapag may gamit na ano eh. Na mga tools na ganyan. Gagawin na niya agad yung square. Yan. Tapos ito pong mga tulos. Ginawa namin out dun sa yung kung naalala nyo yung aming pinagtaniman ng labanos dati eh, nababad sa ulan yung pinaka mga plywood na sira na, pero yung pinaka kahoy matibay, so tinabi ko siya. O yan, magagamit namin para dito. Ay, baka ano, hindi ko naman siya ma-assistihan doon at dapat eh, may social distancing. Ilalayo na natin konti tayo dito. Oh. Para hindi ka maano dyan. Yan. Oh. Yan. Tapos uunti-unti ano lang po na lagyan ng lupa. Para lang kasi hindi siya yung parang unti-unti naguguho. Ayan, medyo kumbaga eh hindi nakalat-kalat kung saan kami magtatanim. Ayan. Yung aming ano, little project na habang kayang gawin. Tapos ang ilalagay namin din yung mga greens. Marami pa kasing ano, yung petchay na pwedeng alisin doon. Tapos siguro sa mga konting side, pwedeng maglagay ng konti pang basil. Kung ano-ano pa na. Para kapag kakakailanganin eh, meron kang greens. Ayan po. Yan, bali pa unti-unti lang gawa ng bed. Tapos eh, hindi yung sagaran na gusto mong tapusin agad mo para sa garden mo. Pagka sinimulan mo, yung mga gusto na magkaroon ng veggie patch, magsimula kayo sa ano, sa ganyan, sa maliit lang. Pagka nasimulan nyo na magpalaki ng pechay dyan or anything na yung mga 28 days lang, pwede nyo lang i-harvest. Like yung mga lettuce, spinach, ayun, matutuwa kayo. O siya, tapusin muna ni Dennis yung paglalagay din ng tulos. Tapos, lalagay ko ng lupa. Tomorrow, ipakita ko kung ano yung naging final na outcome. O, babalikan ko na lang kayo.
Hello. Ayan po. Nagawa na namin itong pinaka-bed na. Tapos nabungkal ko na rin yung lupa sa ilalim kasi para hindi ganong matigas. Tapos lalagyan ko rito ano, yung potting mix para talagang mas maganda yung lupa. Para yung ano kasi marami pa rin yung pechay doon. Pechay muna yung una namin ipatanim kasi yung pechay is like 25 days lang pwede nang i-harvest. Tapos eventually pag talagang maganda na yung lupa niya, pwede ko itong taniman ng mga beetroot tsaka ng radishes. Pero ito oh, hindi pa inalis ni Dennis kasi ano, gusto niya dagdagan pa ng isa. Pang kahoy. Ayan. Kaso dahil nga ano, nasa isolation pa kami lahat, means hindi kami pwede lumabas para bumili ng mga kahoy. Ganyan muna. Dagdagan ko na ng lupa para makapag-transfer ako mamaya pag maayos. Ayos pa rin ang pakiramdam natin pagdating ng hapon. So, madali lang naman yung ano, tawag ko, yung pag-ready ng mga ganito. Kaya nga, kung gustong-gusto ko siya kasi talagang wala siya ng yung bang ano, yung feeling ng holiness and everything. Kasi, since the beginning naman, di ba? Parang ang sarap maglaro ng lupa. Yun. Kahit magpukup ka lang ng lupa, eh, masaya ka na. Nung tayo mga bata, ganyan tayo eh. Kutkut-kutkut ng lupa. Kaya na tayo. Eh, di lalo na kung kapag ka tapos mong magkutkut ng lupa, matamnan mo siya. Then a few more days eh, yung makikita mo yung tanim mo na gumaganda. Ayan nga pala, oh, merong puno ng siling labuyo dito na pasok siya sa garden. Hindi na namin pinatay. Kasi okay din naman kasi baka yumabong rin siya. And at the same time, ang puno ng sili yung ano niya, medyo repellent siya sa mga pest. Tsaka since maalagaan natin na yung pag nga nagpepechay tayo and all, mas tataba siya. So, ideally, yung mga spot na parang mahirap i-maintain, gusto ko lagyan siya ng mga garden bed na ganito, ng different sizes, para mas manageable siya. Sige. Ha? So, ito okay na to. Kaya ng powers ko to. Kunti-kunti lang. Kaya na ganitong aking mga ano, maihalo sa lupa. Uy! Diba ng powers ko? Medyo kanina kasi pag-ising natin kanina. Medyo may sunod-sunod pa na pag-ubo. Pero nawala naman na nung nakapagpa-araw ako. So, it's a good sign na on road to recovery na po tayo. Pero syempre, hindi pwedeng tawirin ang sarili. Kahit na pala gustong-gusto kong tapusin lahat itong gawin ko kasi maganda ang araw and everything. Ayan. Anyway, syan po, oh. Nakapag-prepare na po tayo ng ating garden bed dito. So, ganyan lang. Paunti-unti. Hopefully, kahit paano na-inspire kayo na i-start ang inyong gardening, ano? Yung mga kung ano yung meron kayong mga kahoy-kahoy dyan sa paligid or even hollow blocks dyan sa Pilipinas or yung mga bato na medyo malalaki. Ihilera nyo lang siya, garden bed. Tapos, para hindi kayo yung hindi yung parang na panghihinaan agad tayo ng lupa kasi nakikita natin mabato yung lugar. Kumuha kayo ng parang isang space na
lit, kahit maliit lang, kahit siguro mga 3 feet by 6 feet or kahit 3 feet by 3 feet lang na yung laki na ganyan, no? Yun ang simulan yung ipagandahin yung lupa. Patanggalan ng mga bato. Tapos yung mga tuyong dahon, di ba? Kunyari may mga puno kayo sa paligid. Mga tuyong dahon, pwede nyo isama. Tapos eventually, yung ano na yun, yung lupa na yun, magiging maganda siya, magiging mas mataba. Yun, tapos yung mga scraps, yung food scrap natin, mga tira-tira, yun, pwede na silang simulang ilagay sa isang kanto, no, ng sa isang lugar, doon nyo sila pabulukin, kasama ng mga dahon-dahon, mga pinagbalatan ng kulay. Makaka-start na kayo ng magandang lupa. Hindi naman kailangan bibili. Eh, dito nga lang sa amin, kahit paano, medyo mura naman. Nasa $3 lang itong all-purpose potting mix na yan. So, kumbaga ayan o. Kaya, yung natitipid ko sa mga ibang bagay, binibili ko na. Tapos sinasama. Nasama mo siya sa existing mo naman lupa. And eventually, magkakaroon ka na ng magandang lupa na pagtatagla. O sige, mga viewers natin, taga-suporta natin, maraming salamat sa panonood nyo at salamat din yung sa mga friends ko. Shout out sa lahat ng mga nagbibigay ng prayers. Talagang ano, no? Yung prayers ko is na talakalaking bahagi po ng ating pang day to day, ano? Ano na ako tayo may mga nararamdaman, may mga pagsubok. It keep us with high spirit, ano? Uplift and happy. Hindi lahat ng bagay is masaya, pero we can choose to be happy. We can choose to be positive. We can choose to be safe. Maybe sometimes not always be healthy, but we can choose to do things that will help, like makakatulong sa ating kalusugan. Nauubusan na po ako ng English. Anyways, salamat sa Diyos sa isang namang matandang araw, lalo na ngayon, kagkagata ng araw. Ayan. Hindi naman po ako masyadong nagpapagod. Sinasabay ko lang sa pagpapaaraw ko ito. Hanggang sa muli. Thank you for watching.